May kasabihan tayo na walang ina ang kayang tiisin ang kanyang anak. Lahat ay kayang isakripisyo ng isang ina alang-alang sa kanyang anak. Ang anak naman ang isa sa mga pinakamagandang biyayang matatanggap ng isang ina mula sa itaas. Ngunit hindi natin maitatanggi na may ilang anak na hindi maganda ang pagtrato sa kanilang ina. Nakakalungkot na may ganitong senaryo tayong nasasaksihan. Ngunit masasabing ang tunay na pinagpala ang isang ina kung magkakaroon siya ng anak na mapagmahal at handang gawin ang lahat para sa kanya. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga kagaya kong walang sawang sumusuporta sa inyong YouTube channel. Hayaan niyo pong itago ko ang aking sarili sa pangalang Kathleen, 38 years old at merong food business. Noong bata pa lamang ako ay hindi ko iniisip na aangat ang buhay ko dahil sa mga pagsubok at sitwasyon na nangyari sa akin, pero ang ikukwento ko ay hindi tungkol sa akin kundi tungkol sa aking dakilang nanay na itatago ko sa pangalang Perla. Hindi man magandang pakinggan, ngunit bunga ako ng pangahalay ng isang lalaki sa aking nanay. Ang masama pa ayon sa kwento ng nanay ko ay hindi nakulong ang lalaking gumawa ng kahalayan sa nanay ko. Nakipag-areglo kasi ang pamilya ng nanay ko sa lalaking iyon at sa pamilya nito. Tinanggap ng magulang at mga kapatid niya ang perang isinuhol sa mga ito. Tapos ang kapalit ay hindi na magsasampa ng kaso. Sabi ng nanay ko ay gusto niyang ilaban ang kaso. Pero nang sabihin ng nanay niya na wala silang pera para lumaban sa pamilya nang gumahasa sa nanay ko ay pinanghinaan siya ng loob. Inakala kasi ni nanay na ipaglalaban siya ng pamilya niya pero nagkamali siya. Mas kailangan daw ng pamilya niya ang suhol na pera dahil kapos din talaga sila nang panahon na yon, Papa Dudut. Nang ikwento sa akin yon ng nanay ko ay napaiyak ako. Ramdam ko kasi ang sakit na pinagdadaanan niya. Bata pa ang nanay ko nang mangyari yon. 26 years old lamang siya noon, Papa Dudut. Tapos ang masakla pa ay nagbunga ang pangahalay sa kanya at ako ang naging bunga noon. Inudyukan daw siya ng mga kapatid niya na ipalaglag ako pero inilaban ako ng nanay ko, Papa Dudut. Hindi naman daw papanagutan si nanay ng nakabuntis sa kanya. Ang sabi ni nanay ay wala siyang plano na ipaako sa nakabuntis sa kanya ang obligasyon sa akin. Kahit pa sa pagkakamali ako nabuo ay hindi niya ako itinuring na malas sa buhay niya. Sa isang compound lang nakatira ang magkakapatid ni nanay. Bale, meron doong apat na bahay. Ang naiwan na bahay ng namayapa kong lolo at lola ay tinirhan ng nag-iisa na lang kapatid na lalaki na merong pamilya. Kasama niya roon ang bunso na wala pang asawa. May dalawang bahay na ang dalawang babaeng kapatid ni nanay ang nakatira, habang ang natitirang isa ay sa amin ni nanay. Sa apat na bahay sa compound na yon ay ang amin ang pinakamaliit. Gawa sa plywood ang dingding at yero ang bubong. Walang kwarto o divider sa bawat parte ng bahay. Kumbaga sa apartment ay studio type ang bahay namin ni Nanay Perla. Sa apat na magkakapatid, kahit si nanay ang panganay, ay siya ang masasabi kong hindi sinuwerte sa buhay. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral habang ang iba niyang kapatid ay iginapang kahit papaano sa kolehiyo. Ngunit kung meron man akong may pagmamalaki sa aking nanay, ay ang husay niya sa pagluluto. Mapaulam o merienda man yan ay talagang sobrang sarap ng luto niya, Papa Dudut. Kaya naman ginamit niya ang talentong yon upang buhayin ako. Natatandaan ko na nag-aaral ako noon sa kindergarten nang magtayo siya ng pwesto sa harapan ng aming compound.
Nagtinda siya ng almusal, ulam at merienda. Isang lamesa lang ang pwesto niya tapos ay nakapatong na lahat ng paninda niya doon. Kapag mainit ay naglalagay siya ng malaking payong para panangga sa matinding sikat ng araw. Ang maliit na negosyo na yon ni Nanay Perla ay hindi ko nakitang sinuportahan ng mga kapatid niya. Ang sabi pa nga ng mga ito ay pinapapangit ni Nanay ang harapan ng compound dahil sa pwestong ginawa nito. Katwira naman ni Nanay, inaalis niya rin sa gabi ang lamesa. Noong bata pa ako ay hindi ko alam na pang-aapi na pala ang nararanasan ng nanay ko, Papa Dudut. Pang-aapi ng mga kapatid niya mismo ang gumagawa. Hindi ko rin narinig na tinawag na ate ng mga kapatid niya ang nanay ko. Inatawag nila si nanay sa pangalan nito. Kumbaga sa isang pamilya si nanay yung pinakamahirap kaya siya ang palaging napagkakaisahan at minamaliit. Hindi raw kasi nagtapos ng pag-aaral si nanay kaya hindi ito kagaya ng mga kapatid niya na may magandang trabaho. Nang itanong ko kay nanay kung bakit hindi siya nakapagtapos ay sinabi niya na nag-give away siya sa mga nakababata niyang kapatid. Nagtrabaho kaagad siya noon upang merong pandagdag sa gastusin ng pamilya nila. Kahit ako mismo ay nakaranas ng pang-aapi at pambubuli mula sa aking mga pinsan. Ayaw nila akong kalaro at hindi nila ako pinapahiram ng laruan. Ang sabi nila kawawa raw ako kasi hindi ako nabibili ng laruan ng nanay ko. Mahirap lang daw kasi kami kaya madalas akong umuwi na umiiyak kapag galing sa bahay ng mga tito at tita ko. Siyempre palagi ako nagsusumbong kay nanay dahil siya lang ang kakampi ko. Ikaw naman kasi, ang sabi ko sa iyo ay huwag ka nang makipaglaro sa mga pinsan mo. Binilhan na kita ng manika para may laruan ka at hindi ka na manghihiram sa kanila. Palaging ganon ang sinasabi ng nanay ko. Magaganda po kasi ang laruan nila nanay. Gusto ko rin ng ganon eh. Iyak kong tugon. Hayaan mo at kapag nakaipon ako ay ibibili kita ng malaking manika. Pero ipangako mo na hindi ka na makikipaglaro sa mga pinsan mo. Turan niya. E bakit po? Pinsan ko naman po sila. Ang nagtataka kong sabi. Inaaway ka lang kasi nila anak. Nasasaktan kasi ang nanay kapag umuwi kang umiiyak. Ang naluluhan niyang tugon. Habang nadadagdagan ang aking edad ay mas lalo kong nauunawaan ang nangyayari sa aming paligid. Lalo na ang pagkatrabaho ng mga kapatid ni nanay sa kanya. Kaya nang makagraduate ako sa elementary ay nangako ako sa aking sarili na sisikapin kong makatapos ng pag-aaral hanggang college para magkaroon ako ng magandang trabaho. Sinabi ko sa aking sarili na iaahon ko sa hirap si Nanay Perla. Ipapagawa ko siya ng malaking bahay at hindi na niya kailangan pang magbenta ng ulam at merienda. Magbubuhay rin na siya. Habang lumalaki rin kasi ako ay nagsisimula na akong maghanap kay Nanay Perla kung nasaan ang tatay ko. Doon na niya ipinaunawa sa akin ang lahat. Kahit mahirap at masakit para sa kanya, nabalikan ang masalimuot at madilim na bahagi ng buhay niya, ay sinabi niya sa akin ang katotohanan. Aniya, ayaw niyang magsinungalin sa akin. Ayaw niya na sa iba ko pa malaman ang katotohanan. Buong katapatan niyang sinabi sa akin na ako ay bunga ng pangahalay ng isang lalaki sa kanya. Grabe ang iyak ni nanay nang ikwento niya yon sa akin. Naalala ko na nagkaroon kami ng matinding pag-aaway ng pinsang kong babae na anak ng pangalawang kapatid ng nanay ko, Papa Dudut. Magkasing edad kami at magkaklase pa. Ang nangyari kasi ay meron kaming exam ng araw na yon at katabi ko siya. Gusto niya na mangopya sa akin. Panayang sutsot ng pinsang ko sa akin at bumulong pa siya. Napakopya daw dahil mapapagalitan siya ng mama niya kapag bumagsak siya sa exam na yon. Kahit pinsan ko siya, ayokong itolerate ang pangungopya niya sa sagot ko sa exam. Kaya nang hindi ako nakatiis ay tumayo ako
at isinumbong siya sa teacher namin. Nagalit ang teacher namin kaya pinunit niya ang test paper ng pinsang ko. Galit na galit sa akin ang pinsang kong yon at umiiyak siyang lumabas ng classroom. Pag-uwi ko sa bahay ay hindi ko na alam na inaabangan pala ako ng pinsang kong yon sa may gate ng aming compound. Nang makita niya ako ay sinabunutan niya ako, Papa Dudut. Ang akala yata ng pinsang ko ay hindi ako lumalaban kagaya ni Nanay Perla. Kinagulat siya nang gumanti ako ng sabunot sa kanya at talagang lumaban ako. Mabuti at dumating ang nanay ng pinsang ko at inawat kami. Pero imbis na alamin muna ng tita ko kung bakit kami nagsasabunutan ng pinsang ko ay sinampal niya agad ako ng malakas. Nakita yon ang nanay ko at nakita ko ang sakit na naramdaman niya nang sampalin ako ng tita ko sa harapan niya. Perla, pagsabihan mo yung anak mo ha. Kung hindi ko pa nakita ay baka naubusan na ng buhok ang anak ko. Ang sigaw ni tita na may kasamang pagduro sa akin. Matalim ang mata ko na nakatingin sa tita at pinsan ko. Kasalanan ng anak mo tita. Bigla na lang akong sinabunutan. Malamang ipagtatanggol ko ang sarili ko. Ang pasigaw kong pangangatwiran. Ipinahiya mo kasi ako sa classroom. Hindi ako nakapag-exam dahil sa mali mong sumbong kay teacher. Sagot naman ang pinsan ko. Iginit ko na hindi mali ang sumbong ko dahil gusto talagang mangopya ng pinsan ko sa akin pero hindi ako pinaniwalaan ng nanay niya. Mas lalo pa nga itong nagalit sa akin dahil kasalanan ko raw kung bakit babagsak ang anak niya. Kung totoo man raw na gustong mangopya ng nanay niya ay dapat pinakopya ko. Wala raw akong kwentang pinsan dahil hindi ko magawang tulungan ng sarili kong pinsan. Gusto kong sabihin kay tita na bakit ko tutulungan ang pinsan ko sa maling paraan. Saka ang kapal ng mukha niya na magsabi ng ganon samantalang kahit isang beses ay hindi nila kami natulungan ng nanay ko nang may pagkukusa. Kahit makita nila kaming walang makain ay hindi nila kami tutulungan kung hindi pa magmamakaawa ang nanay ko na pautangin kami ng pera o bigyan ng makakain. Tapos bago pa sila magbigay ay kung ano-anong mga masasakit na salita ang sasabihin nila sa nanay ko. Dapang-dapa na nga kami ng nanay ko ay mas lalo pa nilang inilulugmok. Naresolba ang away namin ng pinsang ko sa pamamagitan ng pagpapakababa ni Nanay Perla. Siya ang humingi ng tawad. Tinakot kasi siya ni tita na papalayasin kami sa lupang kinatitirikan ng aming bahay kapag hindi kami humingi ng tawad sa kanilang mag-ina. Kasalanan daw kasi ni nanay na hindi ako pinalaki ng maayos. Sasagot pa sana ako sa tita ko na maayos akong pinalaki ng nanay ko at ang anak niya ang dapat niyang pagsabihan pero pinigilan ako ni nanay. Mangiyak-ngiyak na siya sa pagpigil sa akin na magsalita, Papa Dudut. Naawa na ako sa kanya kaya kahit labag sa akin ay sinunod ko siya. Hindi ko nagustuhan ang ginawang pagpapakumbaba ni nanay kina tita, Papa Dudut. Alam ko kasi na wala akong kasalanan kung bakit nagkaroon ng gulo at lalong walang kasalanan ang nanay ko kaya masama ang aking loob sa paghingi niya ng tawad kina tita. Sa susunod, ikaw nang umiwas sa gulo lalo na at sangkot ang pinsan mo. Nakita mo nang nangyari, Kathleen. Mapapalayas pa tayo sa bahay natin. Singhal sa akin ni nanay nang nasa bahay na kami. Bakit ka ba natatakot sa sinasabi ni tita na palalayasin tayo dito? Nay, wala siyang karapatang gawin yun. Hindi niya tayo pwedeng palayasin ng basta-basta sa lupang pagmamay-ari ng mga magulang ninyo. Ang inis kong turan. Naiinis kasi ako na palagi na lamang takot si nanay sa mga kapatid niya gayong siya ang panganay. Kaya siguro kinakaya-kayanan siya ng mga kapatid niya ay dahil alam ng mga ito na takot siya sa mga ito. Pati tuloy pagiging ate ay kinalimutan na ng mga kapatid niya. Kumbaga ay wala ng respeto kay nanay ang kanyang mga kapatid. Sa pangalawa kong kapatid pinagkatiwala ng nanay itong lupa kaya siya ang may karapatan dito. Giit naman ni nanay. Sana tayo pupulutin kapag pinalayas tayo. Nababahala pa niyang dugtong. Hindi ako papayag na papalayasin nila tayo dito.
Pare-parehas lang kayong anak at may karapatan ka rin sa lupang ito, nanay. Saka nakakainis ka, nay. Bakit ka humingi ng tawad sa maginang yon? Wala kang kasalanan, saka naniniwala ka ba na ako ang may kasalanan? Kaya ka nag-sorry sa kanila? Mahaba kong litanya. Para matapos na ang gulo kanina, anak. Pero hindi ibig sabihin na humihingi ako ng tawad ay naniniwala ako sa kanila. Anak kita at kilala kita. Alam ko na hindi ka sinungalin. Papatawarin mo ko kung hindi kita kayang ipagtanggol. Kathleen, ayoko lang na mapalayas tayo dito dahil wala na tayong mapupuntahan. Pero protektahan lang kita, anak. Ang naiiyak na sagot ni nanay sa akin. Hindi ko ipinakita sa nanay ko pero umiyak ako after ng pag-uusap naming yon. Awang-awa ako sa kanya sa kagustuhan niya na hindi kami mawala ng bahay at para protektahan ako. Ay nagpapakababa siya ng ganon. Kaya naman ipinangako ko na simula ng araw na yon ay ako nang magiging tagapagtanggol ng nanay ko. At kapag kaya na namin ay talagang aalis kami sa lugar na yon. Second year high school ako nang isang malaking dagok sa buhay ang nangyari sa amin, Papa Dudut. Isang malakas na bagyo ang nanalasa sa lugar namin na sobrang naapektuhan. Gabi nang dumaan ang bagyo at sa kasagsagan ng lakas ng bagyo ay nilipad ang ilang yero sa aming bahay. Takot na takot si nanay na sa isang sulok siya habang pinapanood ang pagkabasa ng mga gamit namin. Ako na alerto at hindi nagpa-shock sa paglipad ng mga yero ay hinila na siya palabas ng bahay. Nakita ko kasi na sumasayaw na sa malakas na hangin ang aming bahay. Umalis kami ng bahay na walang kahit na anong gamit na dala kundi ang suot naming damit. Tumakbo kami sa bahay ng dalawa kong tita at kumatok at hindi ko alam kung hindi ba nila naririnig ang katok at pagtawag namin dahil sa lakas ng hangin at ulan pero walang nagbuka sa amin ang pinto. Hanggang sa pumunta na kami sa bahay ng lolo at lola ko na ang tito ko ang nakatira. Pinagbuksan naman kami ng asawa ng tito ko at sa lahat ng tao sa compound na yon ay ang asawa ng tito ko ang kahit papaano ay nababaitan ako. Kahit na hindi namin siya kadugo ay siya pa ang nakakaramdam kapag kapos kami lalo na sa pera. Minsan ay inaabutan pa niya ako ng pera sa pandagdag sa baon ko sa school. Sa salas kami pinatulog ni nanay at medyo mataas ang kinakatayuan ng bahay na yon kaya hindi inabot ng tubig. Habang tulog si nanay ay gising pa ako. Kaya narinig ko ang pag-uusap ng tito ko at ng asawa niya. Nagagalit ang tito ko sa asawa niya na bakit daw pinapasok kami. Magagalit daw ang dalawa niyang kapatid sa kanya. Pero ipinagtanggol kami ng asawa niya. Anito ay nakita nito ang paglipad ng bubong ng aming bahay. Ang hayop nga raw kapag bumabagyo ay pinapasilong ng tao. Kami pa kaya raw na tao talaga. Sinabi pa niya sa tito ko na siya ang haharap sa mga kapatid ng tito ko kapag nagalit. Sobra ako na-touch sa sinabi ng asawa ng tito ko. Kung hindi nga lang mapanganib sa labas ay kahit doon na kami matulog. Ang inaalala ko kasi ay kailangan namin ni nanay ng masisilungan ng gabing yon. Sa sobrang lakas ng hangin sa labas ng gabing yon ay baka mabagsakan kami ng puno o hindi kaya ay matamaan ang mga lumilipad na yero. Pagdating ng umaga ay hupa na ang bagyo. Yun nga lang ay sobra kaming nalungkot ni nanay dahil nag-iba na ang aming munting bahay. Dahil sa nahihiya si nanay na makituloy ng matagal sa bahay ng tito ko ay tinayo namin kahit papaano ang natirang bahagi ng aming bahay. Para kaming gumawa ng bahay-bahayan mula sa pinagtagpitagbing plywood at yero. Siguro ay dalawang dipa ko lang ang lapad ng nabuo naming silungan. Sinabi ko kay nanay na baka pwedeng doon muna kami sa bahay ng kapatid niyang lalaki. Nung wala pa ako ay doon siya nakatira. Sa bahay na yon siya pinanganak at nagkaroon ng isip kaya imposibleng alisan siya ng karapatan sa bahay na yon ng magulang niya. Iginiit ni nanay na hindi na po pwede, ayaw daw niyang magalit ang mga kapatid niyang babae sa tito ko. Mas mabuti na raw na umiwas sa gulo kesa pagmulan ng gulo. Papa Dudut, mahal na mahal ko si Nanay Perla pero inis na inis ako sa kanya.
Masyado kasing maliit ang tingin niya sa kanyang sarili. Nang magsabog yata ng kabaitan ng Panginoon ay sinalo niya ang lahat. Kahit na isang beses ay hindi ko siya nakitang lumaban sa pang-aapi ng mga kapatid niya sa kanya. Tinuturuan ko siya kung ano ang dapat niyang gawin at sabihin sa mga kapatid niya, pero hindi niya ako sinusunod. Kung hindi ako nagkakamali sa aking pagkakatanda ay 5 buwan din kaming nagtiis na manirahan sa bahay na parang kulungan lamang ng manok. Kahit nakikita kami ng 3 kapatid ni nanay sa kalunos-lunos na sitwasyon ay wala man lang nagtangka na magpatuloy sa amin kahit pansamantala. Nagsipag ng husto si Nanay Perla sa pagluluto ng masarap na ulam at merienda. Para mabilis na maubos ang mga paninda niya ay inilalako niya ang mga yon. Naglalakad na siya at nagbabahay-bahay sa mga gustong bumili. Nang makaipon na siya ng kaunting pera ay itinayo na ulit ang aming bahay. Yun nga lang ay mas lalo yung lumiit kumpara sa orihinal niyang laki. Pero walang kaso sa akin yon dahil ang importante ay komportable na kaming matutulog sa gabi. Saka palagi kong sinasabi sa akin sarili na hindi habang buhay ay mahirap kami ng nanay ko. Magsusumikap ako sa buhay para matupad ko ang gusto ko para kay Nanay Perla na isang malaking bahay. Kung tatanungin ako kung ano-anong okasyon ng hindi ko makakalimutan bukod sa birthday namin ni nanay ay Pasko at bagong taon ang aking isasagot. Tuwing Pasko kasi ay natutulog lamang kami ni nanay. Ilang beses ko lang naranasan yung may handa kami tuwing Pasko. Masaya na kami sa kalahating kilong spaghetti at isang tasty bread. Kapag bagong taon naman ay nakikita ko sa ibang bahay na nagtitipon-tipon ang mga magkakapamilya at sama-samang nagka-countdown hanggang sa sumapit ang oras ng pagpapalit ng taon. Hindi ko makakalimutan ang bagong taon dahil yon ang tanging okasyon na nagsasama-sama si nanay at ang 3 niyang kapatid sa bahay ng tito ko dahil yon ang pinakamalaki. Palaging si Nanay Perla ang pinagluluto nila. Umaga pa lamang ay abala na siya sa pagluluto ng mga iyahanda. Kaya palagi ko siyang tinutulungan para hindi siya mahirapan. Nay, bakit kapag New Year ay ikaw lang ang kumikilos? Yung mga kapatid mo ay relax na relax, nakakapagod, kaya nadalawa lang tayo sa kusina. Minsan ay hindi ko napigilan na magreklamo kay nanay. Hayaan mo na, pera naman nilang pinambili ng lulutuin eh, parang ambag na natin tong pagluluto. Saka alam mo na, nag-i-enjoy ako sa kusina, ang nakangiti niyang tugon. Alam mo nanay, naisip ko lang, paano kaya kung hindi nangyari yung nangyari sa'yo? Paano kung nakapag-aral ka at nagkaroon ka ng magandang trabaho o kaya ay nakapag-asawa ka ng mayaman? Sa tingin mo ay ganito pa rin ang trato ng mga kapatid mo sa'yo? Curious kong tanong. Ayaw kong sagutin ang tanong mong yan, Kathleen, kasi hindi ko alam ang isasagot ko. Isa pa, kahit masakit at traumatic ang nangyari sa akin ay nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos kasi ikaw ang ibinigay niya sa akin. Pinagpala pa rin ako ng Diyos kasi binigyan niya ako ng isang anak na mabait, matapang at mapagmahal. Ang naluluhang sambit ni Nanay Perla. Napakasarap na marinig ang mga ganong salita mula sa nanay ko, Papa Dudut. Kapos man kami sa karangyaan sa buhay, ay busog naman kami sa pagmamahal mula sa isa't isa. 4th year high school ako nang bigla na lamang pumutok sa school namin ang tungkol sa pagiging bunga ko sa pangahalay sa aking nanay. Ang masakit pa ay maling impormasyon ang kumalat. Imbis na kasuhan daw ang lalaki, tinanggap daw ng nanay ko ang perang isinuhol ng pamilya ng lalaking humalay sa nanay ko. Lumabas tuloy na mas matimbang pa para sa nanay ko ang pera kesa sa dignidad at katarungan. Naging tampulan tuloy ako ng tukso, anak daw ako ng rapist at mukhang pera raw at walang dignidad ang nanay ko. Minsan ay narinig ko yon kapag nakatalikod ako pero madalas ay harap-harap ang sinasabi sa akin. Marami kasi akong kaklase na tuwang-tuwa kapag may napapaiyak na kagaya ko. Yung bang akala nila ay wala lang ang salitang binibitawa nila. Hindi nila alam ay tumatatak ang mga yon sa akin at akala yata nila ay iiyak lamang ako.
At pagkatapos ay tapos na. Wala silang alam na gabi-gabi kong iniisip ang lahat ng mga masasakit na salitang ibinabato nila sa akin. Sa totoo lang, kaya ko ang mga salitang yon, Papa Dudut. Ang inaalala ko ay si Nanay Perla. Nakarating kasi sa kanya ang nangyayari sa akin sa school. Sobra siyang nag-worry sa akin. Aniya pa ay baka raw gusto kong lumipat ng school. Sagot ko naman ay hindi na kailangan. Magbibingi-bingihan na lang ako at saka isang taon na lamang naman ay gagraduate na ako. Hindi magandang ideya kung lilipat pa ako ng ibang eskwelahan dahil lamang sa mga pambubuli sa akin. Hanggang sa ipinarating sa akin ang kaibigan ko kung sino ang nagpapakalat ng mga hindi totoong chismis tungkol sa akin at kay nanay. Walang iba kundi ang pinsang ko na nakaaway ko noon dahil hindi ko pinakopya ng exam. Ayoko na sanang patulan ang pinsang ko pero naalala ko kung paano umiyak si Nanay Perla nang malaman niya ang mga ganong kumakalat na chismis sa school. Hindi na ako nakatiis at ang araw din na yon ay kinumpront ako ang pinsang ko kahit nasa school pa kami. Nilapitan ko siya habang mag-isa siya sa classroom. Sinabi ko na bakit kailangan niyang magkalat ng kasinungalingan. Ang sabi ko pa ay parang hindi kami magkamag-ana kung siraan niya kami ng nanay ko. Doon na dumating ang mga kaklase ko at nakaikot na sila sa amin at inudyokan kami ng aking pinsa na magsabunutan. Ano ba kasing hindi totoo sa sinasabi ko, Kathleen? Totoo namang anak ka ng rapist at tinanggap ng nanay mo ang suhol na pera nung gumahasa sa kanya. Mataray na tura ng pinsan ko. Sinungaling ka talaga? Matatanggap ko na anak ako ng rapist pero ang sabihin mo na tumatanggap ng suhol ang nanay ko ay hindi. Yan ba ang sinabi ng nanay mo sa'yo? FYI, ayaw ni nanay tanggapin ang suhol na sinasabi mo pero iba ang gusto nina lolo at lola pati ng nanay mo. Silang tumanggap ng suhol at hindi si nanay, pagtatama ko. Sinadya ko talaga na maraming makarinig at gusto ko kasing linisin sa kanila ang pangalan ng nanay ko, Papa Dudut. Pero ipinilit ng pinsan ko na si nanay ang tumanggap ng suhol at nainis na ako, nagdilim na ang paningin ko kaya sinapak ko na siya. Alam ko na mali na sinaktan ko ang aking pinsan pero ang hirap nang magpigil ng oras na yon, Papa Dudut. Kung ano-ano na kasi ang sinasabi niya tungkol sa nanay ko at hindi ko kayang hayaan na pagsalitaan ng hindi maganda ang nanay ko ng kahit na sino. Marahil sasabihin ng iba na pikon ako at totoo ang sinasabi ng pinsan ko kaya ko ito sinapak. Pero ang totoo ay mahal na mahal ko kasi si Nanay Perla. Kilala ko siya, alam ko na mabuti siyang nanay at hindi niya deserve ang batuhin ng masasakit na salita. Masyado na siyang maraming pinagdaanan sa buhay sa sobrang dami. Ay tumaas lalo ang paghanga ko sa kanya dahil kung sa akin siguro nangyari ang lahat ng yon ng mga pinagdaanan at pinagdadaanan pa ni nanay ay matagal na akong sumuko sa buhay. Kagaya ng nauna namin pag-aaway ng pinsang ko ay ako ang lumabas na masama. Galit na sumugod ang tita ko sa bahay. Pinagbabato pa niya ang pinto namin at nagbantang susunugin ang bahay namin kapag hindi kami lumabas ni nanay. Ayaw na ni nanay na harapin si tita pero ako ang nagpumilit na lumabas upang sabihin kay tita ang totoong nangyari. Napilitan tuloy si nanay na samahan ako na harapin si tita. Hoy Kathleen, wala kang karapatang saktan ang anak ko? Wala na nga kayong silbi ng nanay mo ay nagmamaldita ka pa. Ang galit na sigaw ni tita sa akin. Ako na ang humihingi ng tawad sa iyo at sa anak mo. Tama na. Huwag ka nang sumigaw, nakakahiya sa mga kapitbahay. Mahinahon na tura ni nanay sa kapatid niyang babae. Nay, ano ba? Bakit ka nagsosorry sa kanila? Wala kang kasalanan. Yung ginawa ko sa pinsang ko ay dapat lang sa kanya dahil nagkakalat siya ng hindi totoo tungkol sa inyo sa school. Turan ko. Sinungalin talaga kayong mag-ina. Sinungalin niyang anak mo, Perla. Ubod na sama ng ugali. Sa bagay, ano nga bang aasahan sa isang anak ng rapist, hindi ba? Anak na nga ng rapist, hindi mo pa tinuruan ng magandang asal.
Wala ka talagang kwentang ina. Mataray na wika ni tita. Tita, gumagalang ako sa matanda pero kung ang matanda ay kagaya mo, kakalimutan kong tiyahin kita. Wala kang karapatan na questionin ang pagpapalaking ginawa ng nanay ko sa akin. Matigas kong sabi. Aba, nakita mo na Perla? Sumasagot pa si Kathleen, hindi marunong gumalang sa nakakatanda. May pandudurong sambit ni tita. Ikaw ang hindi marunong gumalang, tita. Sa'yo pa talaga nang galing ang paggalang sa nakakatanda. Eh, ikaw nga itong hindi marunong gumalang sa nakakatanda mong kapatid. Kahit kailan, hindi ko narinig na tinawag ninyong ate si nanay. Hindi nyo siya itinuturing na nakakatandang kapatid. Napapaiyak kong sabi at sobrang sama ng loob ko ng oras na yon, Papa Dudut. Dahil hindi namin nakikita ang pagiging ate sa kanya. Nagkaanak siya ng walang ama. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Naghihirap siya ngayon at nagkaroon pa ng anak na kagaya mo. Ito ang tanda ninyo mag-ina. Isinusumpa ko na hinding-hindi kayo aasenso. Habang buhay kayo maghihirap at kahit na anong pagmamakaawa ninyo sa amin, ay hindi kayo makakatanggap ng kahit katiting na tulong. Nag-hysterical na sigaw ni tita. Hindi niya yata inakala na magagawa ko siyang sagutin. Ang sinabing yon ng tita ko, ang ginawa kong isang inspirasyon sa buhay ko para mas lalong magsumikap sa buhay, Papa Dudut. Gusto kong dumating ang panahon na masasabi niya sa sarili niya na nagkamali siya ng sinabi sa akin at kay nanay. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ko alam kung bakit ganon tratuhin ng mga kapatid niya si nanay. Siguro yun ay dahil sa si nanay ang hindi nakakaangat sa buhay sa kanilang magkakapatid. O baka iniisip ng mga kapatid niya na nagdala ng kahihiyan si nanay sa pamilya ng maghahasa ito noon at nabuntis. Pero kung yun ang dahilan, ay masasabi kong masyadong maliit ang pangunawa nila dahil hindi kagustuhan ni nanay ang mangyari yon sa kanya. Biktima lamang siya, Papa Dudut. Ginawa ko ang lahat para makapagtapos ng high school. Tinarget ko talaga ang pagiging valedictorian upang makakuha ng full scholarship. Pero bigo ako na makuha ang target ko, Papa Dudut. Salutatorian ako nang magtapos ako ng high school. Pinagtawanan ako ni na tita dahil masyado raw akong umasa na magiging valedictorian. Pero hindi ko sila binigyan ng pansin. Mas pinansin ko ang nanay ko na proud sa akin. May scholarship para naman akong nakuha at iginapang ni nanay ang aking pag-aaral sa kolehiyo. Nagtitinda pa rin siya ng ulam at merienda. Saksi ako sa kung gaano siya kaagang gumising para magluto ng paninda. Sa gabi naman ay nakikita ko siya kung paano kwentahin ang mga kinita niya at kung paano niya yon ibabudget. Nasasaktan ako bilang anak kapag nakikita ko siyang lumuluha dahil kulang ang pera namin. Para makatulong kahit papaano ay sinubukan kong mag-working student. Nagtrabaho po ako sa isang fast food restaurant na tumatanggap ng mga nag-aaral sa kolehiyo. Pinagbuti ko ang aking pag-aaral at kahit may ilang nanliligaw sa akin nang nag-aaral ako ay iniwasan ko po sila. Nakafocus kasi ako sa goal ko na maiahon sa kahirapan si nanay. Sabi ko nga ay makita ko lang siyang nagbubuhay Reyna na ay masaya na ako. Hanggang sa natapos ko ang aking fourth year ng kursong nursing, sobra akong natuwa nang makita kong naiyak sa sobrang kasiyahan si nanay nang makagraduate ako. Alam ko na sobrang saya niya ng araw na yon dahil kahit papaano ay nakita na niya ang bunga ng pagsusumikap niya para makatapos ako ng aking pag-aaral. Finally nanay, pwede na po akong magtrabaho. Mayaho na kita sa hirap. Nagmamalaki kong turan kay nanay. Kathleen, masaya ako na nakatapos ka na sa pag-aaral mo. Pero tandaan mo na hindi kita pinagtapos ng pag-aaral para maging paraan ko para makaahon sa kahirapan ha. Pinag-aaral kita para hindi mo maranasan ang hirap na naranasan ko nang dahil sa wala akong natapos. Para sa iyon anak, saka sa pamilyang bubuin mo. Nakangiti niyang sabi sa akin. Ah basta,
Sa iyo ko inaalay itong pagtatapos ko, nanay. Maraming salamat po sa lahat. Ang masaya kong tugon sa bayakap sa kanya ng mahigpit. Nakapagtrabaho kagad ako sa isang private hospital bilang nurse, Papa Dudut. Kahit kumikita na ako ay nagtitipid pa rin po ako sa pera, lalo na't hindi gaanong kalaki ang sinasahod ng isang nurse. Nag-loan na rin ako ng bahay at lupa, pre-selling ang kinuha ko at binayaran ko yon ng 2 taon. Kahit alam ko na masakit sa bulsa ay medyo malaking bahay na may 2 palapag ang kinuha ko. Gusto ko kasi talagang ito pa rin ang pangarap ko para sa nanay ko na malaking bahay. Nang matapos kong bayaran ang mga paunang bayad sa bahay after 2 years ay nagsimula na kaming magbayad ng monthly amortization. Nag-aasikaso na rin po ako ng panahon na yon para makapagtrabaho sa Singapore bilang isang nurse. Nakalipad naman po kaagad ako papunta ng Singapore. Doon ay mas malaki na ang sahod kaya nakapag-ipon pa ako ng maayos at nakapagpapadala kay Nanay Perla. Ang naging kapalit nga lang ng malaking sahod ay homesick at pagkamis sa aking nanay. Noong unang 3 buwan sa ibang bansa ay panayang iyak ko kapag nagkakausap kami ni nanay sa telepono. Hanggang sa masanay na rin po ako, nang magkaroon ako ng kaibigan sa Singapore ay nalabanan ko naman kahit papaano ang pagka-homesick, Papa Dudut. Kaya sa tuwing nagkakaroon ako ng bakasyon ay talagang sinusulit ko ang araw na magkasama kami ng nanay ko. Namamasyal kami at kumakain sa masasarap na pagkain na dati ay hindi namin kayang bilhin. Anak, sobrang proud ako sa iyo. Ang laki na ng pinagbago ng buhay natin ang dahil sa iyo. Naluluhang sabi ni nanay noong magbakasyon kami sa Palawan. Anong dahil sa akin? Dahil po sa inyo, nanay. Kung hindi dahil sa inyo ay hindi ako magiging isang nurse. Eh kumusta na pala sina tita? Tanong ko. Ayos namang silang lahat. Hindi pa rin ako iniimikan. Noong binigay ko nga yung package mo para sa kanila ay binalik sa akin eh. Anak, tumatanda na ako at ayoko namang mawala ako na hindi kami nag-iimikan ng mga kapatid ko. Malungkot niyang sabi. Naku nay, eh kung gusto mo tapos ayaw nila, wala kang magagawa. Hayaan mo muna sila. Matagal ka rin na naghirap noong nakatira pa tayo sa compound na yon. Kaya ngayon ay mag-relax ka muna doon sa malaki nating bahay. Sambit ko pa sa kanya. Nalulungkot naman ako ron eh. Ako lang mag-isa. Wika ni nanay. Hayaan po ninyo't kaunting tiis na lang at magkakasama na tayo. Ang pangako ko sa kanya. Habang nagtatrabaho ako sa Singapore ay nagmasteral na rin po ako, Papa Dudut. Halos 8 years din po ako nagtrabaho sa ibang bansa bago ako bumalik ng Pilipinas at dito na manirahan kasama ang nanay ko sa aming bahay. Nagtrabaho ako sa isang private hospital bilang isang head nurse. Pinasok ko na rin ang pagfo-food business kasama ang ilang tao na naging kaibigan ko noon sa Singapore. Nagtayo kami ng milk tea shop at only chicken wings. At nagpapasalamat po ako sa Diyos na sa kabila ng pandemic ay maganda pa rin ang kinikita ng negosyo namin. Last year ay nasaksihan ko ulit ang pagmamahal ni nanay sa mga kapatid niya sa kabila ng hindi magandang pagtrato ng mga ito sa kanya. Na-stroke kasi yung tita ko na ang anak ay ilang beses kong nakaaway noong high school. Habang nasa ospital si tita ay walang ibang nagbabantay sa kanya kundi si Nanay Perla. Busy raw kasi ang mga anak at ibang kapatid kaya walang kapalitan si nanay. Gusto ko sanang samahan noon si nanay pero isang bantay lang ang inaalaw ng ospital dahil sa pag-iingat sa COVID-19. Awang-awa ko kay nanay kaya kahit masama pa rin ang loob ko, sa tita ko ay nagpresenta ako na palitan muna si nanay sa pagbabantay kay tita. Nagulat pa nga si tita nang makita ako. Nakita ko ang pagbagsak ng katawan ni tita, Papa Dudut. Medyo nakangiwi siya at kapag nagsasalita ay hindi masyadong naiintindihan. Nang makita ko siya sa ganong sitwasyon ay nawala ang galit ko sa kanya. Agad yung napalitan ng awa. Hindi ako inimika ni tita hanggang sa makalabas siya ng ospital. Ngunit mas naging malaki ang problema ni na tita nang makabalik na siya ng bahay. Tumawag sa akin yung asawa ng tito ko at sinabi na nagtuturoan ang mga anak ng tita ko kung sino ang maglilinis ng dumi sa diaper. Hindi pa kasi nakakakilos si tita. Nang malaman yon ni nanay ay agad siya nagpunta sa bahay ng tita ko at siya na nag-alaga dito. Siyempre tumulong din ako kay nanay dahil ako na ang mas may experience.
Hiyang-hiya sa akin si tita kapag pinapalitan ko siya ng diaper. Wala kang dapat na ikahiya tita, sanay ako sa ganito, nagtrabaho po akong nurse, hindi ba? Sabi ko sa kanya. Hindi ko inaakala na kayo ni Perla ang mag-aalaga sa aking Kathleen. Alam mo ba na iniisip ko na pagtatawanan nyo kami kasi naging parang lantang gulay na ako pero mali ako eh. Patawarin mo ako Kathleen ha? Kung hindi ako naging mabuting tita sa'yo, umiiyak na pahayag ni tita sa akin. Tita, hindi po kayo sa akin dapat na humingi ng tawad kundi kay nanay. Sa aming dalawa, siya ang mas nasaktan noon. Bukod sa nasasaktan siya sa mga direktang pag-atake ninyo sa nanay ko, ay nasasaktan din siya kapag ako ang sinasaktan ninyo. Pero kung ako ang tatanungin ay napatawad ko na kayo. At hindi po ako natutuwa na nagkaganyan kayo. Hindi po ako pinalaki ni nanay para pagtawanan ang pagbagsak o kabiguan ng kapwa ko. Ang mahaba kong sabi sa kanya. Sinabi ko sa nanay ko ang napag-usapan namin ni tita at grabe ang iniyak niya. Agad niyang kinausap si tita at nagkaayos na silang dalawa. Sumunod na rin ang dalawa pa niyang kapatid na humingi ng tawad kay nanay. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang saya sa mukha ni nanay nang muli siyang tawaging ate ng mga kapatid niya. Sa sobrang saya niya ay napahagulhol pa nga siya sa pag-iyak. Kahit ako ay sobrang saya para sa nanay ko dahil alam ko na pangarap talaga niya na magkaayos silang magkakapatid. Alam ko na yung kasiyahan na meron si Nanay Perla ay bunga ng pagiging mabuti niyang ina sa akin. Alam ko na sunuklian ng Diyos ang mga paghihirap na naranasan niya noon. Kaya naman bilang anak ay ibinibigay ko ang lahat sa nanay ko lalo na at alam kong makakabuti yon sa kanya at mapapasaya siya. Ngayon naman ay medyo nag-a-adjust pa si nanay at mga kapatid niya. Medyo nagkakahiyaan pa sila sa isa't isa. Ako rin ay nakipaglapit na rin sa mga pinsang ko. Kasama sa pagkapatawad namin ni nanay ay kinalimutan na rin namin ang lahat ng masasakit na naranasan namin sa kanila. Si tita naman ay naka-recover na kahit papaano and last Christmas at New Year ay sa bahay namin kami nag-celebrate. Sobrang sarap pala sa pakiramdam na wala kang sama ng loob, Papa Dudut. Gusto ko lang ding sabihin sa aking nanay Perla na wala akong nararamdamang pagsisisi na siya ang nanay ko at hindi man maganda ang naging paraan para mabuo ako ay hindi yon naging dahilan. Para ibuntong sa akin ni nanay ang galit niya sa hindi magandang karanasan na nangyari po sa kanya. Mahal na mahal ko ang nanay ko, Papa Dudut, sa laki ng hirap at sakripisyo niya sa akin. Lalo na noong nag-aaral pa lamang ako ay nararapat lamang na habang buhay ko siyang pagsilbihan at pasayahin. Hindi ako magsasawang mahalin siya. Lubos na nagmamahal, Kathleen. Hindi rin talaga maiiwasan ang hindi pagkakaintindihan sa isang pamilya. Ngunit tanggapin na rin natin na minsan ay meron tayong kamag-anak na maliit ang tingin sa atin dahil hindi tayo kasing taas nila. Mainam ang ginawa ni Kathleen na ginawa niyang inspirasyon ng pangmamaliit ng tiyahin niya sa kanya para magsumikap siya sa kanyang buhay. Ngunit huwag nating isipin na umangat para gumante. Bagkos ay gawin natin yon para sa ating sarili at sa mga taong naniniwala sa atin. Sa kwento ni na Kathleen at ni Nanay Perla ay muling napatunayan na dakila ang pagmamahal ng isang ina. Napaka-blessed ni Kathleen na nabiyayaan siya ng isang mabuting ina. Kagaya ni Kathleen, sana ay huwag tayong mahihiya na iparamdam sa ating nanay kung gaano natin sila kamahal. Hanggang nandyan sila, ipakita at sabihin natin na mahal natin sila. Dahil hindi na sila bumabata. Sila ay patanda na at pahina na rin. Ang mga nanay natin ang nag-alaga sa atin noong mga bata pa tayo kaya kung kaya naman natin ay alagaan din natin sila sa panahon na sila ay matanda na. Hanggang sa muli mga ka-online, ako po ang inyong Papa Dudut. Huwag na huwag kakalimutan na suportahan ang aking second channel, ang Papa Dudut Vlogs. Ganun din, mag-subscribe, mag-share ng episode na ito. Maraming maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga.
Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.